Pwede natin siyang ibilang na isa sa pinakamahuhusay na drummer sa mundo ng rock music. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, si Den Castronovo ay mayroon ding boses na pwede mong ihambing sa boses ni Steve Perry at Arnel Pineda. Nakasama na ito ni Arnel mula pa nung magsimula ang kababayan natin noong 2007 hanggang mawala si Den Castronovo sa banda noong 2015 noong maaresto ito dahil sa domestic violence case na inihain ng girlfriend nito. Making his first court appearance after being charged with rape. What is the state's position on bail? Sa kasalukuyan, pagkalipas ng 6 na taon, ay makikitang ibinalik na si Den sa journey sa mga huling concerts ng mga ito. Marami ang haka-haka mula sa mga taong ayaw na ayaw kay Arnel na ibinalik umano si Den para ihanda umano ito sa pagpapatalsik sa ating kababayan. Dahil sa huling concerts ng mga ito, ay makikitang nag-struggle si Arnel sa matataas na awitin. Then, gaya ng dati, ay kumakanta muli si Den Castronovo ng 2 hanggang 4 na awitin para magkaroon ng pahinga si Arnel Pineda sa pagitan ng concerts nila. At dahil sobrang ganda din naman talaga ng boses ni Den, nasabi ko nga ay pwede mong ihambing kay Steve at kay Arnel, ay nabuhay ang dugo ng mga katingkati sa pagbagsak ng ating kababayan. Kung papanoorin mo nga ang mga video na si Den ang kumakanta, ay karamihang mababasa mo sa mga komento ay ang mga salitang patalsikin na si Arnel at ilagay si Den sa harap ng stage. Makikita mo rin na 2 na ang drummer ng Journey ngayon na sabay na tumutugtog, kaya lalong lumakas ang argumento na nagsasabi na aalisin na si Arnel at ipapalit si Den. Ang tanong, may plano ba talaga ang Journey na palitan ang kasalukuyan nilang bukalista na si Arnel Pineda? Kung may kakayahan na pala si Den na maging frontman ng banda, bakit naghanap pa sila ng iba nung mawala ang boses ni Steve Augeri? Ano nga ba ang katayuan ni Arnel Pineda sa bandang Journey ngayon? Ang mga katanungang ito ay matagal nang sinasagot sa lahat ng interviews ni Den Castronovo mismo. At yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, inaanyayahan muna kitang mag-subscribe kung mahilig ka sa mga ganitong paksa. At i-like mo na rin ang video na ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Si Den Castronovo ay unang tumugtog bilang drummer na kasama si Nelshan sa bandang Bad English na nagpasikat ng kantang When I See You Smile. Maaga ring nabuwag ang banda kaya nagpalipat-lipat pa ito sa iba. At dahil alam ni Nelshan na alam tugtugin ni Den Castronovo ang mga kanta ng Journey, inimbitahan niya ito bilang bagong drummer ng banda. Dahil noong mga panahon na iyon, naisipan nila na magpatuloy kahit wala si Steve Perry noong 1998. Dito na din dumating ang noon ay bagong bukalista ng banda na si Steve Augeri. Para sa akin, si Den Castronovo na talaga ang pinakamagaling at pinakatamang tao na pwede mong ilagay o ipalit sa pwesto ng ating kababayan na si Arnel Pineda kung totoong ang gusto na nila itong alisin sa banda. Sa katunayan, noong panahon na biglang nawala ang boses ni Steve Augeri, si Den Castronovo na ang sumalo sa vocalist duties hanggang makuha nga nila si Jeff Scott Soto. So masasabi natin na may experience na din si Den na maging frontman ng banda kahit papaano. Pero para sa akin, napaka-unfair naman siguro na ihambing ang boses ng isang mga awit na kumakanta lang ng hanggang 3 awitin kumpara sa isang Arnel Pineda na tumatakbo, tumatalon, umaharap sa libu-libong fans at kumakanta ng halos lahat ng katalog ng Journey sa mga concerts nito halos gabi-gabi. Para sa akin, walang higit na mas nakakaalam o mas nakakaunawa sa hirap na ginagawa ni Arnel Pineda sa pagiging frontman ng Journey kundi si Den Castronovo lamang. Sa halos lahat ng interview nito, kahit nung panahong wala na siya sa banda, wala itong bukang bibig kung hindi ang sabihin kung gaano kahusay at kagaling ang ating kababayan na si Arnel Pineda. Sobrang hinahangaan niya ang abilidad ni Arnel bilang bokalista. Ayon pa kay Den, sobrang importante sa kanila at mahal ng banda si Arnel Pineda. Kapatid umano ang touring nila sa kababayan natin mula pa matanggap ito bilang bokalista ng Journey. Kahit laging sinasabi ni Den na super idol niya si Steve Perry, hindi din ito nagdadalawang isip na sabihin sa mga interview nito na sa buong karera niya bilang drummer, si Arnel na umano ang isa sa pinakahahangaan niyang frontman. And of course Arnel, best singers I've ever been able to work with in my life. Just amazing, sick
Nung mawala si Den sa journey at natapos niya ang kanyang rehab, ay bumalik si Den sa pagtugtog at naging bukalista pa ito ng bandang Revolution Saints. Sobrang ayaw talaga ni Den na maging bukalista ng banda, lalo na ng journey na kilala-kilala sa napaka-brutal na awitin ito. Paulit-ulit niya itong sinasabi. Kaya nung magpa siya itong maging bukalista ng Revolution Saints, ay natanong ito kung ano ang nagtulak para mapapayag ito na maging bukalista ng banda na yon. Simple lang ang sagot nito. Nasa likod pa rin naman daw siya ng drum set habang kumakanta kasi ayaw talaga niya na pumuwesto sa harap ng stage. Mas komportable siya umano na nakatago siya sa likod ng drums niya. Ang isa pa, natuto umano si Den sa ating kababayan na si Arnel Pineda kung paano maging mahusay na frontman ng isang banda. Kasi ayon sa kanya, habang pumapalo siya ng drums, pinapanood din ito si Arnel kung paano ito ka-amazing mag-perform sa stage. Naikwento pa niya ang hindi niya makakalimutang unang tugtog ni Arnel Pineda kasama ang journey sa Chile noong 2008. Ito yung tinatawag din ni Nelshan na audition ni Arnel sa banda na ginanap sa harap ng 20,000 katao. Kaya naman napahanga nito ang buong banda sa naging performance ng isang first timer at noon ay sobrang kabado na si Arnel Pineda. Ayon kay Din Castronovo, maging siya ay wala sa sarili nung magsimula ang concert na yon dahil bigla siyang nakaramdam ng kaba nung pumasok sa isip niya na first time lang nga pala ni Arnel na kumanta sa harap ng ganong kadaming tao at first time din sa pressure na kasama nito ang bandang journey. Natakot siya na baka hindi kayanin ni Arnel ang lahat ng stress sa oras na yon, pero nagulat ito kung paano umano ginawang wild ni Arnel ang mga fans sa sobrang ganda ng performance nito at hinangaan ito kung paano nito ikonekta o isali ang mga manonood na parabang kabahagi ang mga ito sa kanyang performance. Isa pa sa ikinagulat umano ng buong banda ay ang pagtakbo-takbo at pagtalo ni Arnel sa bawat sulok ng napakalaking stage habang kumakanta ito. Sabi pa nila kay Arnel na huwag tumakbo at mag-focus lang sa pagkanta dahil napaka-brutal talaga ng mga awitin ng journey sa sobrang tataas ng mga ito. Nag-aalala umano sila na mawala ng hangin si Arnel at hindi nito matapos ng ayos ang buong concert. Pero tulad na nangyari, nakaya ni Arnel pagsabayin ang pagkanta, pagtakbo at pagtalon sa buong concerts na nakatulong naman para mas mahalin ito ng napakaraming fans. Hindi lang umano kumakanta si Arnel, ibinibigay umano nito ang lahat-lahat sa bawat performance nito at yan ang dahilan kung bakit sobrang taas ng paghanga at respeto ni Den kay Arnel. Isa rin si Din Castronovo sa matapang na nagtatanggol sa ating kababayan mula sa mga bashers at racist na komento. Ayon kay Din, sobrang sawang-sawa na siya sa mga negatibong komento tulad ng kung walang Steve Perry, hindi na daw journey ang banda. Kung walang Steve Perry, isa na lang daw cover band ang banda. Mas marami umano ang direktang bash kay Arnel dahil lang sa kulay at pinanggalingan nito. Kaya naman sa isang interview, tahasang sinabi ni Din Castronovo na dapat umanong unawain ng mga fans na wala nang makikita pa ang journey na hihigit pa kay Arnel. Hindi lang umano boses na kasing tunog ni Steve Perry ang mayroon si Arnel. Mas malaking bagay umano ang pagkatao nito. Hindi umano nagkaroon ng sobrang solid at gandang chemistry ang banda sa ibang bokalista bukod kay Arnel Pineda. Mahal umano ng banda si Arnel na parang isang kapatid at kung dumating umano ang panahon na ayaw na o hindi na kaya ni Arnel Pineda magpatuloy sa pagiging frontman ng journey, tahasang sinabi ni Din Castronovo na hindi na sila hahanap pa ng bagong bokalista. Tuluyan na umanong magre-retiro ang bandang journey. Pero syempre sa sinabing ito ni Din, maaaring iba ang opinyon ni Nelshan at posibleng ituloy pa rin ito ang journey kung halimbawa ngang umayaw na si Arnel. Pero ang mahalaga dito ay yung sinabi ni Din Castronovo. Napakalinaw na wala itong planong napalitan si Arnel Pineda. Bukod sa natatakot itong maging frontman ng journey, abot langit din ang pagmamahal nito at respeto sa kababayan natin si Arnel Pineda. Isa lang ang kanyang misyon sa ngayon sa banda, ang bigyan si Arnel ng sapat na pahinga sa bawat concerts nila. At para sa mga naghihintay na bumagsak si Arnel, pasensya na kayo pero mananatili si Arnel sa banda. May mga sunod na concerts na mga ito sa December at nababalita na magre-release ng bagong album sa sunod na taon. Nagustuhan mo ba ang video na to? Kung oo, inaanyayahan kita mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Kung may oras ka pa, isilipin mo na rin ang iba nating video na tungkol sa ating kababayang si Arnel Pineda. Maraming salamat sa inyong panonood. Babush!